each and everyone. Welcome back again sa ating channel. So on today's video, this is a very very quick video kasi wala talaga to sa plano, but wala kasi akong upload kaya madaling upload lang to. So today siya nga pala, bago ang lahat guys, shout out muna kay Sis ICTV. Kung hindi niyo pa po siya na subscribe guys, paki-subscribe po sa kanya guys, dahil napakagaganda ng kanyang mga content, ng kanyang mga videos, and pareho kaming dalawa, hindi kami one straight line lang ng content, meron po kaming variant of content, meron kaming iba't ibang klaseng videos, meron siyang singing, meron siyang song cover, meron siyang vlogs, meron siyang lahat, as in super, so lifestyle, etc, etc. So ayan, pasensya na kayo kasi may mga tubig-tubig ako naririnig, ano? So ayan, marami nagtatanong sa akin, siya nga pala, kung subscribe na kayo kay Sis ICTV ha, ayan, special. Anyway guys, mag-continue tayo sa ating usapin. Naisip ko lang to ngayon, gusto kong i-video siya kagad kasi ayoko na tong patagalin, dahil ang dami talaga, simula talaga nang nauso ang monetization, talagang huy, paano ka nakaganito, paano ka naganyan, so isa-isahin natin. So ngayon guys, i-share ko sa inyo paano ba ako nabuo yung ating 1,000 subscribers. Dito muna tayo sa ating 1,000 subscribers. Okay, nakuha ko yung aking 1,000 subscribers a very very long time ago. I think 2017 or 18, mga ganun. Basta yung mga panahon na yun. Kasi that time, ang ano pa noon ay ang rules pa ni YT is 1,000 subscribers tapos 10,000 minutes watch hours pa nung time na yun. So matagal ko na siya talaga nakuha, and the way ko siya nakuha is I joined groups, tapos sumasali ako sa mga grupo, tapos marami na rin akong pupunta ka sa isang, syempre pag nasali ka na sa isang grupo, pupunta ka sa isang channel nila, tapos pag nakita mo doon, marami nagko-comment doon, sa doon anuhin mo sila. Ang tawag yata nila ngayon dyan ay phishing, yan ang phishing, pero syempre, so sa akin, wala pa yata akong sinubscribe ko na inunsub ko, wala pa, so ayun, lahat yun, sinubscribe ko, and then, lahat yun naka-notification sa akin. Ang una mong gagawin is, pupunta ka sa subscription button, tapos subscribe mo, tapos i-ano mo yung notification bell. Although, sa ating mga lumang mga, lumang mga YouTuber, matagal, alam na natin to, pero sa mga baguhan, especially sa asawa ko. So, ang gagawin mo, pupunta ka sa isang channel, honey, tapos tinuruan yung asawa. Punta siya sa isang channel, tapos pipindot ka, subscribe ka. Subscribe mo lang sila ng subscribe. Meron ding reklamo yung asawa ko kasi hindi daw nag-subscribe sa kanya balik. Sabi ko, okay lang yun. Dahil hindi talaga lahat mapiplease. Pero the best thing na gagawin mo para makakuha ka ng subscribers is to make videos. Gumawa ka ng gumawa ng mga video, tapos upload lang ng upload. Kasi pag marami ka ng naipong videos, more than 10 minutes pataas, pag marami ka ng magawang videos, and interesting yung mga videos mo, talagang sila na mismo ang pupunta sa'yo. Pero kung manghahanap ka lang ng subscriber tapos wala kang videos, it's walang kwenta talaga. Wala talagang kakwenta-kwenta yun. Kasi pupunta sila sa'yo, mag-subscribe sila for what? Diba? So walang kwenta yun. So ang gagawin mo, gagawa ka ng videos, tapos saka ka maghanap ng subscribers. Kung gusto mong i-alok yung iyong videos na ito, paka-interesado ka, mapanood yung videos ko, tapos magsa-subscribe din ako sa iyo, ganun lang. Let's give and take, ganun. Pero huwag tayong sasama ang loob kung yung iba ay hindi mapiplease sa mga videos mo kaya hindi sila bumalik sa iyo, kasi okay lang yun. Kasi baka hindi sila interesado sa mga ginagawa mo, 'di ba? Sa mga videos mo. So okay lang yun. Huwag sasama ang loob. Ang gawin mo, gawin mong mabuti yung mga videos mo, gawin mong interesting, gawin mong more fun, more nakakatawa, or more entertaining, more what do you call this?
fun, entertaining, may natututunan. And sometimes, yung raw na vlog, kahit hindi mo siniisip na nakakatawa, ako minsan, hindi ko na, yung mga videos ko minsan, hindi ko na ini-edit, ina-upload ko na lang. Kasi minsan, doon sa mga hindi mo ini-edit, yung sa mga hindi mo ini-edit, doon yung nakakatawa, yung mga bloppers, yung mga ganun, mas nakakatawa yung tunay na nangyayari, yung talaga, yung mga hindi mo ipuputol, yung hindi scripted, yung hindi, ano, mas nakakatawa. Kaya nga ako pag nag-i-edit ako, minsan hindi ko na pinuputol. Kasi minsan, mas natatawa ako. Kasi, di ba, ang unang manunood naman sa videos mo ay ikaw. At ang una namang makakakita nun ay ikaw, dahil ikaw ang mag-i-edit and nakakatawa talaga. Minsan nakakatawa yun talaga yung ina-upload mo, yung ganun. But anyway guys, yun lang yung aking sira yung aking kuko. Yun lang yung aking tip sa mga baguhan na gustong makakuha ng subscribers. Huwag tayong sasama ang loob. Ialok mo yung channel mo sa kanila na baka gusto mong maging interesado kayo, ganyan gito, ganyan sa mga videos ko. Pero huwag tayong sasama ang loob kung hindi sila babalik, dahil baka hindi nila sila interesado sa mga ginagawa mong videos, 'di ba? Una sa lahat, yung thumbnail, yung title, yun yung dapat talagang anuhin mo, yung gawin mong pinakaunang, kasi yun yung unang makikita nila. And aside from that, gawa ng gawa, kahit na anong videos, gawa lang ng gawa, dahil mas kung hindi sila nakagusto sa isang video mo, pwede silang lumipat sa kabila na isang video mo. Mali mo, doon na sila magkaroon ng interesado sa iyo na, ay, ano kaya to, ano kayang ganyan. So just relax and enjoy mo lang yung life, and the more na nag-enjoy ka, the more na ma-appreciate ng tao kung ano yung mga ginagawa mo. So hindi kailangan na puro sige mo yung sarili mo na kailangan ka to, kailangan maganito, kailangan man. Guys, walang hindi talaga ikaw magsasucceed kung ang habol mo lang is shortcuts. Alam mo yun? So, kailangan talaga tiyaga. Kailangan mo pag-aralan, kailangan mo ring isipin kung ano yung mga gusto nila, isipin mo din kung ano nakakapag-interest sa kanila. Ako, ganun ako, kaso lang, minsan kasi, ginagawa kong raw na lang, so, upload na lang ako ng upload, kasi ayoko naman din na matenga yung aking channel. Para sa akin, ayoko matenga yung aking channel, dahil gusto ko na palagi talagang meron akong upload, kasi nga dahil monetized na tayo, nakakahiya naman si kay YouTube na bigla ka na lang sa sahod tapos wala ka namang upload, diba? So, huwag tayong mag-aim ng malaki. Mag-aim tayo ng malaki, pero kailangan din natin magsipag, magtiyaga, at magtiis. Diba? Tiyaga, tiis. Lahat yan. Lahat naman ng trabaho sa buong mundo, lahat ng tao, lahat ng ano bagay, kailangan mong gawin ang lahat ng pagtitiis, pagtiyaga, at pag-iisip. Kailangan maging wise in everything, in every aspect. So, hindi ko na alam kung ano mga pinagsasabi ko dito, day. Ayan. So, kagabi pala hindi ako nakapag-video kasi kagabi magtatapon sana ako, magdi-declutter sana ako, nangangawit ako, ano ba yan? Magdi-declutter sana ako ng aking mga makeup. Kaso nung nakita kong itatapon ko na siya, naiyak ako, bes. Naiyak ako. Ayan, so, hindi muna. Panghuli ko na lang siguro, nangangawit ako na ba yun? Panghuli ko na lang siguro talagang gagawin yung pagde-declutter ko ng makeup. Siguro yung pauwi na ako, yung wala na akong choice kundi itapon siya kasi wala nang malagyan yung bagahe ko. Nangangawit ako na ba yan? Kailangan mabuto ng 10 minutes palalagpasin ko. But anyway guys, yun ang suggestion ko sa mga gustong makakuha ng 1,000 subscribers. Ang gagawin ninyo, tinatawag nila itong fishing, pero para sa akin, kailangan mo din talagang maging honest to the people that you wanted to come to your channel. So, kailangan mo din talagang sabihin sa kanila, though, meron talagang iba na hindi babalik, pero kailangan mo talagang sabihin sa kanila na if you are interested to come to my channel and check out my videos, I can do the same at sa'yo din. So, ganun talaga guys. So, be patient in everyone, be kind to anyone, be honest, be humble, be happy on what you're doing. So, yun lang yun, guys. Tip number 1. Bukas ulit, tip number 2 tayo.
Ay, dito na. Alam nyo guys, hindi ko na i-edit to, i-upload ko na. So, this is it guys. Thank you for watching everybody. Be safe, stay healthy, and mahal na mahal ko kayo. Peace!